Ako, magandang umaga sa inyo lahat, lalo na sa ating mga kasama sa Hanap Buhay, sa Pagbabuyan, sa ating mga kangay exhibitor. Kasi ang lagi sumusuporta at hindi magiging matagumpay ang ating ganitong convention kung wala ang ating mga drug supplier. Sa lahat ko nang nandito, pangunguna ng ating NMIS Director, Director Jim Balayo, sa ating LDC Director, Baloy Mendoza, at ang ating pong Chairman ng National Federation of Park Partners, si Rene Heleria. Palakpakan po natin. Kaya niyo ay napakasipag niya. Lahat ng puro, lahat ng meeting sa DA, lagi po kaming nagkakasalubong at nagkapangipangita. At ang gulo talaga sa baboy ay kasama ko natin niya. Una ko ay binabati ko ang mga officers, ang Council of Presidents ng ating federation, at ang lahat ng members at sumusuporta para maging matagumpay ang ating 18th Hague Convention na ginaganap sa ngayon. At sana po eh, magpatuloy na tayo lagi magkakasama. Ganun din po, ang tanong kanina, taon-taon tayo nagkaharap convention, eh kung gumaganda ba ang takbo na nating Hanap Buhay. Aking tingin, no, sana ho ay sa susunod na taon, eh meron pa rin tayong 19 half convention. Pagkat kung mapapansin ninyo, kasi po, kung makikita natin, marami pong bansa ang nag-ban ng importation. Nandyan po yung Thailand, Indonesia, Russia, yung Switzerland. Kung saan naka-base yung World Health Organization. Naka-base po yung World Health Organization sa Geneva, Switzerland. Yung gobyerno nila, ibinan ang pagpasok ng pork at live animals papunta sa kanilang bansa. Dito sa atin, dalawa ng ika nga isyo ang naka-apekto sa atin. Una, kung nga kung Ebola restong virus na hindi naman nakakapagkasakit ng tao kahit natamaan at pwede pang magpasipo. Pero ano pong ginawa ng ating pamahalang? Ipinan po ang export ng ating pork. Pagkat alam na lang naman natin ang ating pamahalang, siguro na siguro tayo, na yung tanong kanina, ano ba nangyayari sa Hanap Buhay natin? Taon-taon po, halos tayo'y nalulupin. Noong pong, kaya po na buo yung agap eh, 2002, ito na po ang nagiging problema. Importation, smuggling, yun na po ang problema. Hanggang ngayon po na mabawasan yung nagpapahirap sa atin, eh, hindi pa ako ginawa. Eh, meron nang malaking dahilan. Kung inyo po titingnan, yung nabanggit po kanina ni Bombi, na ang ating ini-import ay puro pulse opal sa steel. Totoo po yun, 109 million kilos ang pumasok noong 2008. Pero yung pong pork meat, pork cuts, 37 million kilos ang pumasok sa atin. 14 million noong 2007, ito pong 2008, 37 million kilos. Nag-increase po ng mahigit dalawang beses, 2.5%, plus 259%. Kung sumadalit sabi, ang ating presyo ng Mayo, kung natatanda ninyo, ay 110 pesos in 2008. Bumagsak po yan ng 78 pesos noong October ng 2008. Magkano po ay binagsak natin? 32 pesos. Lumaki ng bigla. From 14 million to 37 million kilos. Ngayon po, nagreklamo kami noong October, November, ni Sekretarya. Una,
Sinabi niya, itigil na importation. Sa loob lang ng isang linggo, hindi siya nag-issue ng import permit. Pero after that, na-issue po ang ating import permit. Sabi ko, nagalit-sabi tuloy. So po 2009, tingnan ninyo ang ating ini-import. Yung po ito yung karne, ha? Hindi po yung patch o patch skins. Ang in-import po ng 2009, yun lang ang first quarter hanggang April. And nadagdagan po. Kung dating 7 million, hindi 11 million. So madalit sabi, pag tinignan mo yung trending, pag kinumpir mo yung 2008 sa 2009, mas magiging malaki po ang ma-import dating karne ng baboy galing sa ibang bansa. Mga ang estimate ko, magiging from 37 million, magiging 48 million ng kilos. Hindi ko kasama riyan yung fats, opal, skin na 72 million kilos. At ako yung hindi naniniwala na ito ho ay totoong fats, opal, skin. Pagkat 35% ang bayad ng tarif doon sa Cormin, 5% lang ho ang bayad sa tarif ng opal, skin, and fats. So madalat sabi po, meron pong magagawang tulong sa atin ng ating department of agriculture. Kung mangyayari po ang sinasabi kong trend, yung pong ibinagsak ng 32 pesos noong 2008, ngayon po 2009, dati po ang pinagmula noong Mayo, 810 ng 2008. Ngayon po 2009, 90 pesos na lang tayo. At merong mas bababa po sa 90. Kwintay ninyo kung ibababa ng 32 pesos. 90, bumaba ng 32 pesos. Hanggang October, may 58 ka lang ho. Ay mas malaki po ang ini-import niyo. 334% compared to 2007. Madalit sabi, hindi lang ho 32 ay babagsak ngayong taon. Ang ibabagsak po, sa tingin ko, mga 40 pesos. Ang tanong, matubuhay pa ba tayo sa halaga ng 50 pesos na lang ang farm gate price natin? Ang tingin ko, magkukulap ang hog industry. Kaya po, ganun na lang namin kami ho'y nakikiusap. Wala pa ho kami sinasabing iba. Pero sa tingin ko, kung ito'y hindi tayo papansinin, alay din tama na sabi nung unang nagsalita kanina, ay tama ang aming sinasabi. Dati po, hindi sumasama yung malalaki. Mga Chinese, magkat very conservative po yan. Eh, kaibigan natin pare-pareho sa sekretarya, at talaga namang ang malalaking farm ay hindi pumipirma. Pero makikita ko ninyo, doon sa ating pinalabas, pumirma po even yung pinakamalalaking farm. So, sapagkat nakikita na nila ang maaari pong mangyari. So, yun po ang ating panawagan at tatlong aksyon po. Kung talaga hindi tayo papansinin, sabi, maawa tayo sa ating hanap buhay. Tatlong aksyon po, at pwedeng dalawa lang. Pwede pong mangyari, masama tayong pumunta ron, it's either sa Malacanang o sa DA, na makiusap tayo. At yun po ay posibleng mangyari. Kung kayo'y sumama, salamat. Kung hindi po, okay lang. At ang isa po ay yung pinaka-ultimatum na maaari pong magkaroon ng big holiday. Yun po'y kung hindi tayo pakikinggan. Yan lang po ang makakapag-libre pansamantala sa ating taong ito. Yung huwag muna na mag-import ng baboy sa 2009. So, at yung pong APTA, gagawa po kami ng solusyon sa Kongreso ng DIPER dyan. At tayo po'y gagawa ng mga pipirmahan. Pipirmahin po natin ang lahat na nasa industriya ang makakipuha. Pagkat napakadelikado po lalo niya. Yung mga may feed-bait, yung iba'y mag-feed-trade na lang, mag-i-import na lang ng feed. Mag-i-import ng baboy, 5% na lang ang tarif. Ang mais po, 5% ang napakarami po ng maapektuhan. Hindi na mabibili ng drugs ang mga drug supplier, pagkat i-import na lang yung feed. So, yan po yung mga inaarap natin. Sa tingin ko, medyo mapapaglabanan po natin yan sa isa pong susi tayo po'y magkaisa.
At tayo po yung magising. Sagkat matagal na po tayo sa tingin ko na pinababayaan. So yun lang po at maraming salamat.